I'm Ma Anokson, 26 years old. I'm the owner of Mookies, a small home-based oatmeal cookies. Today, we'll be showing you how we make our best-selling oatmeal cookies and share some experience and how we grow this business. So, I'm a pharmacist by profession and I've worked as a hospital pharmacist for 3 years. Also, sa corporate job as a pharmacovigilance officer. I love traveling and I love food. So, I'm a sweet tooth myself kaya naman nahilig ako sa baking. So, I finalized na mag-resign sa job ko since for the 5 months na we've been operating, the business is doing well. And also, siguro yung pakikinig, mahilig kasi ako manood ng videos, makinig ng mga podcast about women empowerment, ganyan. And na-inspire ako sa mga small business na nakikita ko na kaya nila, so bakit hindi ako? So, ayun, nilakasan ko lang yung loob ko. Actually, it's one of the biggest decision that I make sa career ko, pero hindi ko naman pinagsisihan. Today, I'll be showing you yung bestseller namin na original, so dark chocolate and walnut oatmeal cookies. Simula tayo sa butter. So, yung butter dapat room temperature. Room temperature, hindi siya super melted in a way na pag pininch mo, sakto lang yung paglubog ng finger mo. So, ganito dapat siya. So, ganyan. Dapat makita lang yung konting lubog na enough para hindi siya yung super lulubog yung daliri. Okay, ilagay na natin. Actually, nag-start kami before is noong 2019. Pero, we've operated for 8 months lang kasi sinasabay ko pa siya sa corporate job while part-time baking. So, early this year lang, we decided to reopen and in-improve namin yung recipe, even sold na bigger cookie. So, in-offer namin siya ng bigger. In-improve din namin yung packaging. So, individually packed na siya para sa customer namin, madalan niya siya gym, work, or easily mabigay sa mga friends, ganyan, para mapatry. So, next is, gumagamit ako ng brown sugar and white sugar. So, combination siya ng brown and white. Kasi, brown will make your cookies chewier, while yung white naman is crispier, so balance lang. So, one tip about the brown sugar, the darker it is, the better. So, mas mataas kasi yung molasses content niya, which will make your cookie more chewier. Then, add na natin siya sa butter. Then, white sugar naman. From the ratio ng sugar, so dito kasi mag-aano yung sweetness. So, kami, less sugar yung ginagamit namin than the typical cookie, and most of the sweetness of our cookie came from the dark chocolate itself. So, hindi kami ganun kadami maglagay ng sugar sa recipe namin. Actually, kaka-resign ko lang last year, August 2022. So, nung 2019, nung na-start namin siya, wala pa akong lakas ng loob na mag-quit. Kasi parang hindi ko pa kaya, and parang I'm still juggling na parang iniisip ko, paano yung career ko, paano ako in the long run pag nag-stop ako dito. So, ang dami ko pang doubts. Kaya hindi pa ako fully na nag-resign. And I decided to pick yung corporate job ko. Siguro yung nakita naming potential and uniqueness na itong product namin is mostly cookie shop business kasi online business cookie shop. Ang mga binibenta nila is yung dewy chunky cookie. So, wala masyadong oatmeal cookie kami. Nag-focus kami purely on oatmeal cookies. So, we are selling oatmeal cookies lang and we already have 4 flavors. So, yun yung original, almond butter, and coffee s'mores and caramel toron. So, yun yung apat na na-release namin sa market. Next is vanilla extract naman tayo. So, sa vanilla extract, I'm putting 2 tablespoons. Ayan. So, ito, pwede na natin siyang ilagay ngayon sa mixer. So, itong batch na gagawin natin, kaya nitong gumawa ng up to 60 cookies. Nung
2019, nakakabenta kami mostly, siguro mga 200 cookies per month. Pero ngayon, na nag-reopen kami ng August, we were able to sold almost 500 to 600 cookies per month. Tapos, ang best-selling month namin is last December. Kasi ito yung binibigay as gift yung cookies. So, we were able to sold 1.5 cookies. So, last month lang, yun yung first ever bazaar namin actually. And nakabenta kami ng almost 1,000 cookies. So for that solely 3 days nung bazaar, nakabenta kami ng 20K. And it was our first bazaar pesos for that 3 days. And yun yung nakitaan namin ng opportunity and gusto namin i-pursue yung mga bazaar. Kasi okay siya eh. So parang gusto namin okay siyang additional income instead of online lang. So at least na-show mo na in public, instant marketing, yung cookie and natitikman nila on the spot. Nakikita mo yung reaction. And at the same time, malakas siyang additional income per month. So gusto sana namin siyang i-pursue once or twice a month. So, mapapansin nyo, nag-iiba yung color ng dough natin. So, pag ganyan na siya, medyo nahalo na, i-increase natin yung speed ng mixing para mas ma-aerate yung butter. Pag kasi na-aerate yung butter, pag niluto mo siya, your cookie will tends na hindi mag-flat. So, ako kasi hindi ako fan ng flat cookie, kaya gusto ko medyo, not that chunky, pero enough lang para sakto lang yung bite. Okay, so dapat wala na tayong nakikitang pieces of butter. So, para pantay yung pag-mix niya, i-scrape lang natin yung gilid-gilid. Para ma-mix ng maayos. So, ituloy na natin yung pag-mix para since na-scrape na natin yung gilid-gilid. So, nung pandemic kasi, na-lockdown kami is sa Pampanga. Yung family ng husband ko is Kapampangan. And actually, sila rin yung nag-open ng palette ko to explore the different things and ma-in love sa food. So, there was a time in pandemic na sobrang nagkaroon ng health conscious and na-addict kami sa overnight oats. Kasi yun yung time na sumisikat siya. So, ang dami naming oats sa bahay and I decided to make oatmeal cookie, pero walang raisins kasi nobody in the family love raisins. So, nung ginawa ko siya, sobrang nagustuhan nila and may mga biro na, uy, pwedeng ibenta. And I did. So, I remember yung mga first customer ko is mostly my friends and co-workers. Since mahilig na talaga ako mag-bake, nagdadala-dala ako paminsan sa work. And hindi na ako nahirap pang i-market sa kanila yung cookies kasi natatry na nila yung mga gawa ko. So, I will just reach out sa kanila na, uy, mag-open ng cookie business. Gusto mo bang umorder? And ayun, they love it naman. Pag ganyan na yung color ng butter, pwede na yan. So, pwede na natin siyang lagyan ng egg. So, ako, ang ginagawa ko sa egg is, hindi ko siya directly na nilalagay sa butter agad-agad. I put it on a separate container para kung may bulok na itlog na mailagay ako, hindi masasayang yung ingredients ko. So, nilalagay ko muna siya sa separate container, then isa-isa ko siyang nilalagay. So, I'll be putting 4 na itlog sa recipe natin. Ayan, tapos amin ko lang kung okay siya, then saka ko siya ilalagay sa dough para hindi masayang yung mga ingredients na nalagay ko. Then isa-isa, slow mixing lang para hindi siya ma-overbeat. Yung tagal niya, enough lang para ma-dissolve or ma-incorporate yung itlog sa butter natin. So, habang umiikot, nagdadagdag-dagdag na ako pa isa-isa. Natin para hindi tumisip. Halo ulit.
Nag-start kami, 5,000 yung puhunan namin. Pero, to be transparent sa mga viewers, meron na akong oven. And yung oven na ginagamit namin is actually, hindi siya oven. So, pang personal use lang siya na air fryer, toaster, kung 30 liters. So, all that 5K, napunta siya sa packaging and ingredients. So, ngayon, we were able to invest yung mga kinikita and nakabili na kami ng ito, planetary mixer. Dati, manual lang din ako, yung maliit lang na stand mixer yung ginagamit ko. Meron na rin kaming malaking chest freezer. So, important yan kung gusto mong makagawa ng maraming dough and ma-store. So, also, nakapag-invest na rin kami ng bigger oven. So, ito na ngayon yung ginagamit namin. And all this appliance, positive pa rin si Mookie's. And nabawi na namin yung 5K na puhunan. Okay, incorporate lang ulit natin yung itlog. Dapat continuous tayo na hinahalo natin yung gilid. Kasi para mabalance and mahalo lahat ng ingredients. Hindi siya mag-i-stick lang sa gilid. So, halo lang natin siya. Ganyan. Actually, medyo mas malaki pa nga yung 5K kung gusto nila mag-start small. Kasi ako, since yung asawa ko, pumapasok siya araw-araw, kailangan ko mag-store ng maraming ingredients para hindi ako maubusan. And since may parang na-start na namin siya before, so meron na kami talagang initial customer. So, kahit pa paano, marami na rin nagme-message sa amin na, uy, order ako, ganyan. So, kami, ang ginagamit namin is bread flour. Kasi mas mataas yung protein na to. Pero kung gusto mo naman, cookie na cakey, ganyan, pwede kang gumamit ng all-purpose or kaya cake flour. Depende sa choice mo kung ano yung gusto mong kalabasan na cookie. Since nabanggit ko dati na yung number of reorders and new customers mataas, mostly, hindi namin kilala. So, lahat lang nakikita kami sa Instagram, ganyan. Kasi very active talaga kami sa Instagram. So, siguro sweet tooth or hindi, okay siya na target na ano. Kasi, itong cookie namin kasi hindi siya ganun katamis. In a way na not all sweet tooth magugustuhan. So, after nung flour, lagay na tayo ng baking soda. So, itong baking soda will make your cookie crispier sa exterior. So, 4 teaspoon. And then, after itong flour mixture natin, pwede na natin siyang ilagay. So, dahan-dahan lang natin siyang i-mimix para hindi magtapon yung flour. So, lower yung speed. Then, unti-unti natin siyang itataas. Scrape lang din natin uli yung gilid-gilid para yung mga natitirang flour sa gilid masama sa halo. So continue natin yung pag-mix. Sa ngayon, hindi pa namin na pa-finalize yung magiging pricing sa reseller. Kasi yun yung medyo kinakatakutan namin ng husband ko eh, na baka mamaya yung mag-resell is pumangit yung pagka-brand and parang mas mag-low quality kami, ganun. So, we're working on it. Pero gusto sana naming makipag-partnership sa mga coffee shop in which papayag silang ipasok yung cookie namin sa coffee shop nila, sa menu. So, ayun, yung parang future plans. Pagka nakikita natin na wala nang
mga hints of flour, meaning okay na siya, tapos na siya, pwede na tayo maglagay ng dry ingredients. So, ang ginagawa ko, gumawa muna ako ng initial dough namin para mapakita ko sa inyo kung paano natin incorporate yung apat na other flavors namin, which are almond butter, coffee s'mores, and caramel turon. Marami na kasi ngayon na nagbebenta online. So, yun yung cons. And kailangan sumabay ka sa mga gusto ng customer mo. So, kung nasan sila, dapat andun ka. And siguro sa pro naman, pag baking kasi talaga, not explicitly na cookie, maganda yung margin. So, malaki yung, maganda yung kita, lalo na kung ikaw mismo, maayos yung pag-account mo, flexible ka, kasi syempre, constantly tumataas yung presyo ng ingredients. So, ikaw mismo, alam mo kung paano mo itataas yung presyo na hindi maapektuhan yung quality ng binibenta mo. Syempre, yung lasa, yung texture, and yung itsura. So, ayan, nahati na natin. Pwede na tayong mag-start ulit at ilagay na yung mga dry ingredients. So, ito yung gagamitin nating paddle attachment ngayon kasi mas maganda yung pagkahalo ng nuts, oats, and chocolate kasi dun sa isa sisingit siya. So, ito ngayon yung gagamitin natin. Pwede na tayong mag-weigh ng oats tsaka chocolate. So, kami, ang ginagamit naming oats is rolled oats or the old-fashioned oats. Kasi ito, mas healthy siya and mas chewy yung magagawa ng cookie mo. So, weigh na natin. Ang nilalagay namin amount of oats is 200 per batch. So, 200 grams. So, since apat na batch to, magta-times 4 tayo. So, yan, nilagyan na natin siya ng oats. Next naman, nilalagay natin is chocolate and nuts. So, ang ginagamit naming chocolate is dark chocolate. So, pre-chopped na siya. Dito, nanggagaling mostly of the sweetness ng cookie namin since we are using less sugar sa recipe. So, i-weigh lang natin. Ang nilalagay namin is 200 per batch. Oo, actually yun yung magandang tip na not everyday may orders, pero samantalahin mo yung mga not busy days na gumawa ng maraming dough, lalo na kung may freezer ka naman to store, kara preparation kung in case na may mag-bulk order o maging busy day, at least prepared ka. Dun ka kasi mababurn out eh, yung pagpinilit mo yung sarili mo na kailangan kong gawin to, ganyan, as in, kailangan prepared ka. So, lagay na natin yung chocolate. Next naman is yung nuts. So, sa nuts, same ng ratio ng chocolate. So, also 200 din. So, we're using walnut para sa original. Pre-chop na rin siya. So, sinachop namin into smaller kasi hindi siya masarap pag masyadong malaki yung first bite mo sa walnut. So, maganda, balance lang rin na right mix of chocolate and nuts. Dapat ahead ka sa number, sa time, and always prepared. So, pwede na natin siyang ilagay sa dough. And since nalagay na natin lahat ng dry ingredients, pwede natin siyang ulit ibalik sa mixer. Lagyan na rin natin yung paddle attachment. Slowly lang rin muna mag-start para hindi tumalsik yung mga dry ingredients. So, start na natin. And utay-utay mo siyang iaangat hanggang mag-mix na siya lahat. So, kung nakikita mo na nakamix na lahat, okay na yan. Huwag nating i-overmix kasi the longer na i-mix mo siya, matutunaw yung chocolate and hindi natin gusto yun sa cookie batter natin. So, ayan.
ready na yung original. So, itong dough natin na to, kailangan mag-sit siya sa freezer for at least 4 hours para mag mas masipsip ng oats yung lahat ng ingredients na nalagay natin. And mas maganda yung pagka-bake, hindi siya flat. Kasi pag after mong gumawa ng dough, binake mo na siya agad, your cookie will tend to be flat. And yung lasa, iba. So, mas maganda na 4 hours and above. Ako ang ginagawa ko 24 hours talaga. So, pwede na natin itong lipat sa container. And papakita ko sa inyo kung paano yung magiging itsura niya after mag-sit and rest sa freezer. Siguro yung time na nag-stop ako, yun yung naging lesson learned ko na dati kasi ginagawa ko lang yung dough pag may umorder. And yun yung sobrang nakakapagod kasi yung from the very start, gagawa ka ng dough, isiset mo siya sa ref for 4 hours, then saka mo siya ibibilog, then saka mo siya ibibake. At the same time, yun yung mayroon pa akong work sa corporate job. So, yun talaga yung super time-consuming and parang sabay-sabay na since yung packaging namin hindi pa ganun kaganda, may mga instance na sinasabi yung customer na, ay, dumating sa akin, durog yung cookie, ganyan. So, parang nag-add up siya na reason para mag-stop ako. And yun naman yung natutunan ko ngayon na from that, tinry namin improve yung recipe. From that negative comment, hindi ko siya tinake bad. Instead, yun yung naging reason ko to improve. And yun yung nagdala sa amin kung nasa na kami ngayon. So, kaya siya parang na mas nag-okay yung recipe, mas okay yung cookie, and yung mga feedbacks, maganda na rin. So, okay na din yung packaging namin. Nag-focus talaga kami kung ano yung nakita naming mali nung simula. So, ngayon, ilalagay na natin to sa freezer to sit and rest. So, ako ginagawa ko for 24 hours. Pakita ko rin sa inyo kung ano yung itsura pagka na-sit na siya sa freezer. So, ito yung example kung paano siya after 24 hours. So, ganito siya. Ang gagawin ko dito, hintayin ko lang mag-tow for mga 20 minutes bago ko siya bilugin. In which, ganito yung magiging itsura pag binilog na siya. Yung ngayon, meron akong, actually, nilalagay ko siya. Naka-account siya sa Google Sheet ko sa iPad. Siguro more or less, mga, 100 per flavor. So, ganito siya. Pagka nabilog ko na and ready na to bake. Kung not busy day, gumagawa ako ng 4 batches per flavor na dough. Pag may extra time pa, ina-extrahan ko ng original. Kasi yun talaga yung bestseller namin. So, ayun. Papakita ko sa inyo kung paano namin ginagawa yung dough in different flavors. So, hatiin lang natin tong original na dough na ginagawa namin. Then, incorporate natin yung mga flavors na tatlo. Nung nagawa namin tong product na to, napansin namin na wala pa masyadong nagbebenta ng oatmeal cookie. So, dun kami talaga nag-focus. So, yun siguro yung magandang tip if you want to start your small business or any business, find your winning product. So, when we say winning product in a way na kakaiba siya, yung mag-i-stand out ka sa mga competitors. And once you already find your winning product, constantly improve. Tulad ng ginawa namin, yung mga negative comments, instead of taking it as bad, yun yung reason kung paano namin in-improve yung product namin, kung ano yung mga sinasabi ng customer na comments, dun kami nag-focus. And yun yung reason kung bakit nandito kami ngayon.
Ayan, since nahati na natin, pwede na nating incorporate yung flavors. So, almond butter muna yung gagawin natin. Tabi ko muna itong dalawang dough para sa coffee s'mores and sa banana for mamaya. So, lagay na tayo ng nut butter. So, 1 tablespoon yung nilalagay namin per batch. Incorporate lang natin siya sa dough na ginagawa natin. So, ayan. So, halo lang natin hanggang wala na tayong nakikitang nut butter. And then, after, pwede na tayong maglagay ng dry ingredients. Siguro mga learnings ko dito sa business is learn basic marketing. So, kami, meron kaming offline and online marketing. And nag-focus kami online on creating mga content in a way na yung mga ginagawa ko is nagpo-post ako, sinishare ko kung paano, nung part-time baking pa lang ako, kung paano yung day-to-day ko. Pinapakita ko kung paano ko ginagawa yung mga cookies. Tapos, sinishare ko rin sa customer ko na kung paano ko pinapack. So, in a way, parang mas napapalapit sila sa'yo and alam nila kung paano ginagawa yung mismong binibili nila. So, weigh na tayo ng oats. Ang oats per batch is 200 grams. So, weigh lang natin 200. Okay. Sobrang ng konti. Sumang natin. Ayaw natin ng too much oats kasi masyadong magiging dry yung cookie, so enough lang. So, ma'am, in terms of making content, what did you see na nag-work at hindi nag-work? Dati kasi, nung nagsisimula pa lang kami, laging puro cookie lang yung ginagawa namin. Yung natutunaw na chocolate, ganyan. Yung, basta pure cookie lang, walang parang personal touch. So, siguro yun yung nakita ko na parang okay to connect with your customer na kung nasan sila, dapat andun ka din. Ayun, natuto na ako magpakita yung paano ko siya ginagawa. Kasi nung una, natatakot ako kasi baka makita nila yung recipe, gayahin, ganyan. In a way, yun kasi yung parang magiging uniqueness mo eh. Na parang maganda na sinishare mo yung mga ginagawa mo, hindi lang about sa cookie. Yun siguro yung natutunan ko on making contents. So, ngayon, lagay na natin yung chocolate. Sa almond butter, ang ginagamit namin is dark chocolate rin. So, for the chocolate, 100 grams per batch. Okay. So, lagay na natin. And then, isama na rin natin yung almonds. So, sa almonds, ang ginagamit namin is slivered almonds. And mas ma-okay kasi siya kasi wala siya yung balat. So, hindi siya ganun kapait. And niro-roast namin yung almonds namin para lumabas yung pagka-nutty ng flavor. Kasi actually, ito ang personal favorite ko na flavor sa lahat ng ginagawa ko. Kasi mahilig ako sa nuts. And dito, sa flavor na to, lasang-lasa mo yung nuts. So, same ng chocolate, 100 grams lang din siya. And mix na lang din natin. So, siguro isang tip na mabibigay ko sa nagsisimula pa lang sa accounting, ay sa business is learn basic accounting. So, dapat on top ka ng numbers. Alam mo yung margin mo, hindi enough lang para hindi maapektuhan yung quality ng cookie mo or ng any product na binibenta mo. Also, siguro yung inventory na rin kasama sa accounting, dapat lagi mo chine-check yung mga inventory mo kung mauubos na ba yung flour, mauubos na ba yung chocolate para when the time nagagawa ka na, hindi ka na ma-i-stress to, ay wala na pala akong chocolate. So always be prepared and when I say prepared,
dapat meron kang other options sa supplier. Not only dalawa, pero gawin mong tatlo para kung maubusan ng stock itong una mong supplier, merong sasalo sa'yo. Yan. So, mix lang natin siya. Dapat mahalo yung mismong oats, madikit siya sa dough para mag-sit and masipsip niya yung flavor. And then, same as sinabi ko kanina, kailangan mag-sit to for 4 hours or more. So, kami, ang ginagawa namin is 24 hours. Ayan, okay na to. Pwede na tayong gumawa ng coffee s'mores. So, gagawin naman natin is coffee s'mores. So, dun sa normal dough, nilagay ko na yung oats kasi same grams lang naman per flavor. So, ngayon, maglalagay na tayo ng coffee powder. So, ang ginagamit namin is coffee powder. Nung una, liquid coffee yung nilalagay namin, yung espresso. Pero, it tends to, maging watery yung dough mo. So, ayaw mo mag-incorporate ng water. Kasi yung fat from the butter, hindi siya magkocombine ng maayos. So, ang ginawa namin is powder na lang. So, lagay lang natin yung powder sa dough. So, 1 tablespoon in each batch. And mix lang natin ng maigi. So, since powder to, kailangan mamix natin to ng maayos. Dahil meron lang maiwan na bulk ng coffee powder sa dough mo. Mapait yung coffee. So, kailangan ma-mix siya ng maayos. So, ito, isa rin to sa crowd's favorite kasi yung acidity from coffee and tamis sa marshmallow, binabalance nila yung isa't isa. Making it na hindi masyadong sweet, right amount of acidity and sweetness. So, ayan. Also, tinutorch namin yung marshmallow dito in a way na masarap yung lasa ng burnt marshmallow. So, papakita natin mamaya kung paano namin ginagawa yun. Yeah. Ngayon, nahalo na siya. Pwede na nating lagay yung dry ingredients. So, sa coffee s'mores, we're using dark chocolate and walnut. So, same na ratio, 100 grams per batch, both walnut and chocolate. Ayan. Mix na natin yung chocolate and walnut. And then, upon mixing, after nito, pwede na rin siyang ulit isit sa freezer for 24 hours. Ito, last flavor na namin. Ito yung newest flavor na nirelease namin. It's the caramel turon. So, incorporate lang natin yung banana sa dough. Mix lang natin siya para mas madaling mahalo. So, the more na may itim-itim na yung balat ng banana, yun yung ripe banana na pwede mong gamitin. Kasi yun, lumabas na doon yung natural sweetness ng banana. So, wala na rin siya nung parang gritty na flavor na malalasa mo pag kumagat ka ng banana. So, incorporate lang natin siya sa dough, then ihahalo. Habang hinahalo, pwede na rin nating ilagay yung dry ingredients. So, as you can see, ang ginagamit namin is white chocolate for this flavor and also roasted peanuts. So, may instant
times noon na nahirapan akong maghanap ng ang nangyari kasi na out of stock yung kinukunan ko na supplier, and I had to look for another supplier, kaya medyo naapektuhan yung paggawa ko ng dough. So isang ingredients lang kasi na mawala sa recipe mo, hindi mo siya matutuloy. So domino effect na yon na hindi ka makakapag-bake, wala kang mabebenta. Kaya yun talaga yung parang sinabi ko kanina na know your accounting and ahead ka dapat sa numbers mo. So monthly or weekly inventory, what works for you, double check lagi. So kung nakikita mo na medyo maunti na yung ingredients mo, and ako ang ginagawa ko, meron akong whiteboard na nakalagay doon yung per day na to-do ko. So halimbawa, nilagay ko na gagawa ako ng 2 batches per flavor. So kailangan yung recipe ko, since matagal mo na rin naman itong nagagawa and nakabay numbers naman yung gram, may estimate mo na kung enough yung ingredients mo. So kailangan meron kang second option and also third option para kung mawala man yung first and second, may sasalo pa rin sa'yo. So ito, pwede na siyang ilagay ulit sa freezer. After 24 hours, pwede na tayong magbilog. So ngayon, mag-weigh na tayo. So upon pagkatapos ng 24 hours na mag-sit and rest, ilagay lang natin siya sa room temp enough para ma-scoop natin yung dough. So ako, hindi ako gumagamit ng scooper. Ang ginagawa ko is wini-weigh ko siya, and each cookie 60 grams. Kasi pag gumamit ka kasi ng scooper, hindi may tendency na hindi pantay-pantay yung pagka-bake ng cookie mo. May iba na mas mabigat or mas malaki, mas maliit. And medyo turn off yon sa customer kasi feeling nila dinadaya sila kasi hindi pantay-pantay yung cookie na nare-receive nila. So ako, I'll make sure na 60 gram per cookie, which is yun din naman ang indicated na nakalagay sa menu namin. So ito. And then 60 grams. 60. After nito, pag nabilog na siya, this is almond butter. So nilalagyan namin siya ng almond sa gitna. So for the original, dark chocolate yung nilalagay namin. For the caramel turon, banana chips yung nilalagay namin. And for the coffee s'mores, marshmallow on top. So, papakita ko sa inyo mamaya kung paano namin nilalagay yung marshmallow sa coffee s'mores. So, ayan. Ilang tayo ulit. So, make sure to invest sa magandang weighing machine talaga. Kasi, hindi, mas maganda na wini-weigh yung each ingredients kasi pag by cups kasi hindi pantay-pantay yung minsan hindi pantay yung pag-tump mo, hindi na consistent yung na-weigh mo. So same dito sa pagbibilog ng cookie dough. Yeah, 60. Almond ulit. Turuan ko rin kayo kung paano ko nilalagay yung sa coffee s'mores. Bale, same. Kukuha lang din ako ng 60 grams. Ayan. Tapos, ang ginagawa ko is nilalagay ko yung marshmallow sa gitna. So, ipa-flat ko lang yung dough. And then saka ko i-cover yung marshmallow sa dough. Ayan. So, ganyan lang siya. And after ma-bake, nag-a-add pa rin ulit ako ng another marshmallow kasi yung marshmallow tends to melt and parang nauubos siya upon baking. Pero nilalagay ko pa rin kasi siya dahil mas nag-mimix yung flavor ng marshmallow on the dough itself. Since nakapagbilog na tayo, pwede na tayong mag-bake.
So, dapat naka-preheat na yung oven. So, ang temperature ko is 180 degrees Celsius. So, ibibake natin to for 20 minutes. So, lagay na natin siya sa oven. Yung setup ka. Kung mapapansin nyo, gumagamit ako ng basket on putting my dough. Kasi, pag sa tray ko kasi directly nilagay, medyo mahirap dahil pagka na-bake na, hindi ko makukuha yung parchment paper. So, itong tray na to, is ito yung ginagamit ko na at the same time, cooling tray na rin siya. So, space saver and mas madaling kunin pagka na-bake na yung cookie. So, pagkatapos ng batch na to, dagdag lang ulit ng tray for baking para mas mabilis yung production ko. So, intayin lang natin siya for 20 minutes. So, as you can see, yung coffee s'mores natin, nag-melt yung marshmallow. So, what we can do is, ganyan talaga pag yung cookie is may marshmallow. Kasi marshmallow tends to melt, lalo na pag nagkaroon na ano siya, sa heat. So, ganito yung ginagawa ko para mabilog pa rin siya. So, gumagamit ako ng spatula para ibilog siya. Kailangan very quick ka kasi sa sobrang bilis niyang mag-melt, ganun din siya kabilis mag-stabilize. So, ayan. Kailangan mo siyang ibilog para medyo presentable. Intayin lang natin siya mag-cool down, then we're gonna put marshmallow on top, then ito torch na natin. So, after ma-bake, lalagyan na natin siya ng marshmallow on top, yung s'mores. So, lagay lang natin sa gitna. So, yun yung pinagkaiba-iba nila. Si caramel turon, banana chips yung on top, si OG, dark chocolate, si almond butter, yung almonds na whole, and si coffee s'mores naman is marshmallow. So, pwede na natin siyang i-torch. Low heat lang para hindi masyado masunog. Next naman is si caramel turon. So, lalagyan natin siya ng caramel on top and then saka ito torch. And then, kailangan matorch agad natin kasi nagsisip yung caramel on the dough. So, andito na tayo ngayon sa packaging. So, we're packing it individually. So, ito. And seal natin siya. So, dito sa packaging namin, sa pouch, it costs 25 cents ang isa. So, bumibili kami by bulk. So, bumibili kami 500 pieces per pack. Yung box naman, sa 6-pack, it costs around 10 pesos. So, meron din kaming 12-pack. Yung 12-pack naman, it costs 15 pesos. Since
nakitaan namin ng opportunity yung bazaar, gusto sana naming humanap ng mga baking assistant and also sales na sila yung tatao sa bazaar. And gusto sana namin magkaroon ng twice or once a month na bazaar. Para ako, makapag-focus na lang ako paggawa ng dough and pag-bake while nandun siya sa bazaar habang baking. And at the same time, kasabay yung online orders. Ayan. Hindi pa siya ganun ka-successful, but for me, yes, because I was able to quit my corporate job and mag-full-time dito sa Mookies. And also, yung mga milestone na nagagawa namin and yung month-on-month growth ng business. So, yes. Siguro, yun yung parang hindi ko in-expect na dati gamot yung dinidispense ko, ngayon cookies na. And I'm happy na yung passion ko, natutulungan kami financially. Hindi man pa ganun kalaki, pero hopefully soon. I was able to help my husband kasi yung husband ko, full-time pa rin siya sa corporate. And financially, nakaka-contribute na ako on the loan payment dito sa bahay namin. Siguro, ang masasabi ko lang, sa mga tao na nagbe-business ngayon na takot i-pursue, yung the more na kinakabahan ka and alam mo naman na sure ka, go for it. And always surround yourself na mga positive people na i-encourage ka. Hindi ka hihigitin down para mag-push through sa business mo. So, parang life, hindi naman siya straight line lang. There will always be pagliliko, pero basta focus ka lang on your goal and always make sure na kung ano yung goal mo, hindi ka dapat madidistract. So, focus on your goal. You can check our IG account, Mookies_MNL. We can accommodate same-day delivery within Metro Manila, and also, nakaka-accommodate na rin kami ng customers outside Metro Manila via Lazada. And so for the Metro Manila customers, pwede siyang i-pick up once ready na and na-bake na. So freshly baked naman lahat ng cookies namin, and you can book via Grab, Lala Move. We're located in Kalawaan, Pasig.